Mga sinaunang palasyo o istruktura na nagbibigay sa atin ng mga kasaysayan na kung minsan ay mahiwaga, na magpasahanggang ngayon ay pilit na ikinakabit sa modernong panahon kung ano ang nangyari at kung paano ang kanilang katanyagan ay hindi nagpatuloy. Sa Pilipinas, meron bang palasyo o istrukturang katulad ng mga ito? Iyan ang ating aalamin. Ang Pilipinas ay puno ng mga natatagong kasaysayan at ito ay dahil sa mga banyagang sumakop sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. At ang ilan sa kasaysayan ng bansa ay hindi na nadokumentuhan pa. Ay ang mga kasaysayang maikakabit mo sa kasaysayang naitala sa aklat ng Biblia. At isa na nga rito ay ang kasaysayan ng Ophir. Marami ang naniniwala na ang Pilipinas ay ang dating Ophir. At sa Ophir galing ang napakaraming ginto na ginamit ni Haring Solomon sa pagpapatayo ng templo para sa Diyos. Bukod sa dami at haba ng panahon ng paglilinang ng ginto na taglay ng Pilipinas at ilang mga talata sa Biblia, meron pa bang ibang katibayan na magpapatunay na ang Pilipinas nga ay ang dating Ophir? Katibayan na katulad ng istrukturang palasyo? Dahil kung ang Pilipinas nga ay ang dating Ophir at dito umangkat si Haring Solomon sa loob ng mahabang panahon ng mga ginto, maaaring maimpluwensyahan ang mga taga-Ophir na katulad ng mga istrukturang itinayo sa gitnang silangan o Middle East. Ngunit ang tanong ay kung meron nga ba? Ngunit ano itong sinaunang istruktura ng Batanes? Maaari ba itong maikumpara sa mga istruktura sa gitnang silangan na kagaya ng istrukturang itinayo ni Haring Solomon at iba pang mga naging hari doon? Sa Batanes, sakop ng munisipalidad ng Sabtang, isang istruktura ang nadiskubre. Istrukturang bato na kung sisilayang mabuti ay malatatsulok ang hugis at ang disenyo ay halos katulad ng mga istruktura sa gitnang silangan. Kung tawagin ito ay Ijang, taong 1974 ayon sa isang Deputy Director of the Archaeological Division of National Museum na si Dr. Eusebio Dizon, isang istruktura ang kanilang nadiskubre na kung sisiyasating maigi ay isang palasyo at ayon kay Dr. Eusebio Dizon, ang istrukturang Ijang ay halintulad sa sinaunang istruktura ng mga taga-Europa. Ang malapalasyong ito na nakatayo sa mataas na bahagi ng lupain ng Ijang ay halos may kaparehas. Nahahalintulad ito sa Okinawan Castle na kung tawagin ay Gosoku. Ito ay matatagpuan sa Ryukyu Island sa pagitan ng Japan at Taiwan. At ayon sa pag-aaral ay
kahalintulad din sa palasyo ng Gosoku kung bakit sa matataas na uri ng lupa o mga bundok itinayo ang palasyo. Itinayo ang mga ito sa matataas na bahagi ng kalupaan pagkat mula sa mga ito ay madali mong matatanaw ang mga parating na kalaban na magtatangkang umagaw sa kanilang lupain. Nakadiskubre din ng ilang artifact sa mataas na lupain ng Savidum kung saan nakatayo ang Ijang Castle. At ito ay kinilala bilang 12th century Chinese bead at Sung type ceramics. At dahil sa mga nadiskubre at nakuhang artifacts sa Savidum Ijang, ay mas lalong pang tumindi ang kanilang hinala na malaki ang kinalaman nito sa Okinawan Castle na itinayo pa noong 1200 AD. At ayon din sa mga eksperto na nagsaliksik tungkol dito, ganito ang hitsura ng Savidum Ijang noong mga panahon na ito ay bago pa lamang. At tungkol naman sa kabuhayan ng mga sinaunang naninirahan dito, ikinabubuhay nila umano ang pangingisda, panghuhuli ng ibon at iba pang mga hayop. Ang islang ito na kung saan nakatayo ang palasyo ay maaaring pamuhayan ng mga tao at hanggang ngayon ay may pamayanan dito. Ngunit paano kayang nawala ang unang sibilisasyong nanirahan dito? Sila kaya ay pininsala o tinaboy ng isang digmaan at hindi na nagbalik pang muli? Ano't ano paman ang kaganapan ay mananatili pa rin itong palaisipan. Ngunit alam mo ba, sa kabila ng lahat ng pag-aaral na ito, may ilang eksperto na nagsasabi na ang Ijang ay umedad na ng halos 4,000 taon. At maaari ding ang artifact na nakuha dito ay mas bata sa kadahilan ng marahil ay nanirahan lamang sila sa dati ng nakatayong palasyo nang mapadpad sila dito at ginamit ito bilang pansamantalang tirahan. At kung ito nga ay totoo, ang malapalasyong istrukturang ito ay higit na mas matanda pa ng 1,000 taon kaysa sa templong itinayo ni Haring Solomon. Ang mga palaisipang ito ay maaaring mag-iwan ng mga katanungang, maaari kayang ang lumang istrukturang ito ay itinayo ng sinaunang angkan ni Opir? Ito po ang Avoy Mix video. Maraming salamat po.